And now, let's see later on kung ano yung kanika nilang mga emblem set. Uh-huh. Diyan tayo marami matututunan, even the position itself. And guys, yung leash technique na ginagawa is sumasama na etong si, tinan mo yung Drako. Nandun lang, nangkahari, nandidelay lang tolo. Deny lang. Punta mo kay Drako yung camera. Pansinin nyo dyan, ayan o. Ah, tapos na siya. Oh, dinelay niya actually twice. Oo, tapos twice na siya, isa lang. Ng gate. Ayan o. Kaya hindi niya kailangan mag-minion control doon. Mm-hmm. Ang kailangan lang is antay niya dumating. Yun yung part na, ayun o, another one. Isa. So that's a triple delay na ginagawa dito. The jump in going in. Ooh, nakaabang si Ryota. Pero na dito na si Kelra, tumatahe. Kaya ka! Espada, first blood. Nasagot na ni Kelra. Tinamsapan pa. Na kaya niyang gumamit ng funny. Parang tumambling yung mga beshi tapos kumindat pa. Oo. Maganda umpisa ng Team Smart Omega. ECHOS 69. Iba, ha? Ito isa sa mga pinakamaganda pinapakita dito ng Omega. Even though they have this gadget, hindi sila takot mag-fight. Oo. Wala siyang ano, okay lang, hulihin niyo ako, kaya to. Kung mahuli. Yun yung ano niya dyan eh. Marami siyang kailangan paggamitan ng Divine Judgment. Oo. Medyo may pressure kay Yusuke. Pero how he plays on the game number one, maganda pa rin ang performance niya. Yan ang titignan natin ngayon. Ha? Because Kuro, siya ay masasandwich method dito. Nakabang si Kelra. Kailangan niya lang na magandang vision kung saan siya pwedeng tumaan. Dahil may sipa pa rin itong ano na to, Leslie na to. That's going to be a threat. Samantala sa ibaba, Nasty Wayne and AJ, ang gusto naman nilang puhunanan dito ay si Ryota. Ito na talaga yung game ng Fred rin eh. The objective game talaga. Kumbaga, ingatan nyo lang yung lane nyo. Yan ang strength nila. Mm-hmm. Yan ang pinaka-strength nila. And now Omega, playing J-Mac? Very safe against sa ibang mga members, against ECHOS 69. Eh no, walang sumilip sa kanila ng ganong kalalim para doon sa turtle. Eh no, late na actually siya sumilip, pero wala naman siya pagtangka. That first turtle take is brought to you by Juicy Lemon. Ang bumubuhat sa mga bumubuhat. At ngayon naiintindihan ni Kelra, safe masyado maglaro etong ibang mga players galing sa ECHOS 69. So bumabalik siya doon sa kanyang pagja-jungle. Meron lang mag-upper step, may sisigaw agad dyan eh. Ito, sobrang labas. Oh. Saka naman siya ngayon sisigwat. At malaki yung magiging importansya dito ng mga side laners para bigyan siya ng information eh. Like this one. And, ito si AJ ha. Importante dito kung nag-final slash na eh. Ayun o, the combo is there. Kinatrot na. Ayan! Ano mo naman, going for the sustain! Pumalag AJ! Si AJ! Pero 1-2-punch combination. Sabi nga, special to ni Atoy R. Pero ispada kasi yung flicker out. Burned. Ang battle spell na meron. Napatingin si JMTC sa battle. Tenacity! Naka-tenacity! Ang unat eh! Oh. Sinayawan eh! Tapos pinagsusuntok! Ngayon ako! Ay! Nakapin na si Kelra! Abot naman. Makakalayo. But Nasty Wayne being a nuisance dito talaga sa jungling ni Kelra. You're forcing Kelra to do things na, eto lang yan eh, mag-Hail Mary move ka na patayin mo to eh. Ayun, tinamaan nga with a wild charge pero makakatakbo pa. Maganda, sakto lang actually pag flicker niya. And pag cut-throat, flicker out, doon nanakap sila with a counter punch na taunt sa mukha mismo si Ryle. Nasa na petrify na kumagat. Pulado eto si Chuck with a flicker out. Ryle dodging that water. Lamang ang mga members dito ng ECHOS 69. Ang ginagawa talaga nila dito, no? Itong si Nasty Wayne, he's forcing Kelra na wala ka ng jungling dito. Oh. Ang kailangan mo para tumaba dito is to kill. Pero ready yung mga side lanes nila. Ito sa mga magiging atake ni Kelra. It's either mag-co-converge agad silang dikit-dikit kapag merong sinusugod. Or, aasa ka sa tol, wala akong flicker. Samahan nyo muna ako dito. And now, nakikita natin dito, nagkaroon na dito ng kumpiyansa si AJ against a two-man member dito na Omega trying to go in. Kahit wala siyang retry, sinusubukan niya dahil nga nakita natin kunat niya tenacity. Yan na. Daman na eh. Lumakas yung loob. Ayan, nakanigan nila mga set of emblems. Assassin base for Kelra. Habang yung katapat niya, Nasty Wayne, with that fighter cooldown, veteran hunter, brave smite. Mas maganda ang jungle capability neto ni Nasty Wayne. Habang si Kelra, more on pick of time. Ayan na, may nahatak na dito, and that is Ryle, pero makakadash pa naman. Plus the flicker, eto na! Nakuha! Huwag kang tatayo sa pagitan ng Eskinita! The Eskinitis combo! Matik yan. Matik yun. Naisusulat yun eh. Oo, huwag kang pumunta sa mga sulok. May mga fleece. Oo, alam niyan eh. Kumbaga, Zap no Hero din to eh. Kailangan, guys, alam niya na, yung mga lugar na yan,
Bawal yan kapag ka merong funny dahil dadaanan at dadaanan ka lang talaga. Yan ang isa sa mga gusto namin as a funny user. Oo, yan. Talagang dun sa mga masisikip, yung mga tight, tight walls na sinasabi natin. Ay, wild charge! Sige. The warning wild charge coming from Zapnu. Nakikita. Inuntog lang eh. Uminit ulo eh. Uminit lang ulo. Kaya sabi, headbutting ko nga itong Tore. Bored ako eh. Oo, bored. Pausugin ko yung Tore. Eh, naku. Once you play on to the top, pwede nilang uli ito. Nag-isa lang ito. Ay! Natakali ka rito! Naba! Petrify! Na-control! Nasusok pa! Makakatakbo pa ba? No! The damage from Kuro is going to be enough. And AJ, naku, nasikwat niya rito. Itong si Kelra mapapa-atras naman. Pero apat ang nandito with a counter. And that is Omega na susunod na palaruin. Palayuin. Itong si Nasty Wayne, makukuha niya ba? A Bracer's Rat! Will connect! And the si counter Job! Galing kay AJ! And they will disconnect! Yung counter go, dun sa counter go, binigyan mo pa ng malupit na counter go. Counterer goer. Let's go. Yun ang ano dun, the counterer goer strategy. Pinakita dito ng Omega is kaya namin i-handle yung purple buff. We need to protect the purple buff of Kelra. Okay, if you want to protect, kasama natin buhay. Ang ginawa nila is inilaban nila. Yeah. Job trying to dodge those bullets. Kaso problema, nakabantay din yung ibang mga members dito. At pagka nag-i-invade yung ECHOS 69, all in sila. It's either sayo, makukuha mo yung buff, pero kapalit, iilang buhay ng mga members mo. And time again, AJ is becoming a nuisance to this Fanny. Uy, the wild charge! Nakita natin yan, nandun yung wild charge, nandito na rin yung pagpatalon, yung pagswing, yung pag-connect, pero yung pag-connect kay Kelra, killing spree na para sa kanya, nandun yung nakapakukuha. The snipe, nandun, pero hindi pa naman gano'ng nararamdaman. Binato ng pader para sila'y magpulasan yung Tori sa gitna. Yan naman ang kanilang tangan, kukunin ng walang habas. May paghampas, may pagbaril, pero mapapa-atras. 5-3 ang ating score. Item check, brute force. Papunta na sa Radiant Armor or that Sky Guardian. Yeah. Para kay Nasty Wayne. Kasi kailangan niya nakapag Sky Guardian etong si Nasty Wayne bago mag-umpisa ang Lord para sa kanilang Lord Dance. Yes. Isa yan sa mga powerful item. Lalo't mag-umpisa ang Lord Dance after ng 80 seconds. Habang eto naman si Kelra, more on that damage. Malefic Roar, Heptasis. With that physical penetration, they want to go in for the burst. Dodging in. Nandito na yung penetration with a wild charge ko. Dilaban tol ni AJ. Pa, pero eto na. The nuisance is here. AJ with a sikwat. Si Kelra na naman ang kanyang nabigyan. Super Snipe galing dito kay Kuro. Hindi niya matuturn down na itong si Ryota. But the answer here is the turret in the middle lane. ECHOS 69. Alawan Manuel Marquez tong ginagawa nila eh. The counter punch. Tsaka ang ginagawa nila dito talaga, isa sa mga napapansin ko, si AJ ang pinaka ng peperwisyo. Sobra. Diba? Ulit niya nilalabanan, 3 to 4 members. And going in for the sustain, lumalabas pa siya ng buhay dito. Napipilitan sumuntok pabalik ang Omega. Pero tsaka rin nagdumadating ibang mga members. Kaya nahihirapan sila pantayan yung gera na inaabot sa kanila ng ECHOS 69. At sila ngayon napapanish na hindi man sila nakukuha nandito ng ganong karaming kills. Pero tinumin Tori dito. Nakuha na nila ng gitna. Lamang na isang bilang ang Tori ang ECHOS 69. Mm-hmm. And if you're going to look at it, if you have Fanny, and expect mo you will go all guns blazing dito sa laban na to eh. Talagang pasok na kill agad na nakukuha ni Kelre. It just so happened na hindi niya matuloy. Alam mo yung meron ka mapipitas na isa, pero ipipin down ka na kagad ni AJ eh. It's either magiging threat na mapatay ka niya o uuwi ka na lang dahil napakagulo talaga ni AJ dun sa kanya. Ito na nga, the 5-man conceal. Ryota, getting a lot of information. Medyo pumipwesto na rin si Chuck. Medyo delikado na to! Ito na yung watch out. Eh! Hinatak! Siya doon ni Yusuke, hindi na namimili dito. And Kelra nagabang, nilabas ang cable at siya naman ang papasok. Pero yung buhay ng Lord, konti na lang. Konti ng buhay dito ni Nasty Wayne. Kailangan bang i-reset? Si Ryota sinusubukan. Blazing duet! Okay, pero binaril siya kagad doon ni Kuro. At yung Lord, mapupunta sa kamay pa rin naman ni Kelra. Job is done para dito sa Omega. Pero dalawang sundalo ang mawawala sa kanila. I get the position and mission na meron etong si Ryota. Kailangan niya talagang i-dive in eh. Yeah. Kailangan niya i-dive in. Hindi pinansin ni Kelra yung kill potential na meron that time. Eh no, papansinin mo, si Jom sobrang ingat niya.
Nag-blazing duet siya sa pandang baba, pero look at Ryota. Talagang dumive in siya doon. Kailangan niya ilaban eh. Kumasa siya ng dalawa, tapos sumugod na siya dyan sa apat. Ayan o, sumugod na ako, tol. Sige na, para ma-hold ko mismo etong retro user nila, and ikaw na bahara dito, Kellar. Yun yung pinaka-shot call nila. Okay lang, dahil kailangan nila ng level 1 Lord para ma-stop yung momentum at map control na merong binuo dito ang ECHOS 69. The kamikaze drive, yes, by Ryota. Bala nang makuha, oh, just to finish the job. And yung jab niya doon, hindi yung O, letter A na jab yung kanyang pinakita doon para lang ma-stack up etong si Nasty Wayne. And now, gaya nabanggit mo, that is a momentum crusher coming from Omega. And now, sila naman ang may hawak ng sulo pero hindi namimili ang ECHOS 69. Makunat, malambot, roamer o jungler, kukunin hanggat may pag-asang pitasin. And may kita natin, this J-Mac is designed to penetrate the magical defense na meron etong si Chakno. Kaya, pansin mo, this second time around. Tol, nasa harapan doon si Chakno eh. Hatakin na natin. Go na natin. Oo, go na natin. And tinitignan ko rin dito si Chakno. Okay lang. Para sa kanya, it's too early pa rin eh. Yes. Let's see later on kung ano yung bubuhin niyang item. Parang papunta na siya sa Athena Shield. Mm-hmm. Athena Shield tong etong kaya, no, habang si J-Mac, I believe the next item is a Divine Blade. At meron na kagad ultimate doon itong si Yusuke. Imagine, kakagamit na lang kay Chan lang with the fleeting time plus yung kanyang emblem. Nandun na kagad yung kanyang ultimate. And napakonceal talaga sila eh. Pero si Atoy R, may kita siya dito. The hatang is there. At ginastid pa kay Kuro. Nalaman nila final slash. Pupunta yung final slash ko connecta dito. And Chakno naman yung susukod. Si Kelra nasa likod. Pero si AJ is blazing, still alive! And he will survive! No! Maaabot siya doon ni Ryle. Pero buhay niya rin yung magiging kapalit AJ! Iba. Styles! Iba yung pinapakita dito ng performance ng ECHOS 69. Ang pinakatrabaho nila i-pressure. Makukuha yung gitnang tore, trying to delay things up. Yun ang ibang trabaho dito ng buhay ng miyembro ng Team Smart Omega. Hindi nila tinuloy. The discipline is there. Open ang Enhanced Lord. Inaabangan ko kung ano magiging sugal na gagawin dito ni Kelra. Lumiku siya doon sa part na hindi basta-basta i-check. Pampa-flank sa harap, tinamaan. Sniper. With that vision gaming, yes, bigla silang umatras na ano eh, kumbaga, nalaman. Yung tinatagong sikreto sa position. Nasipat ngayon. At kailangan nila si AJ dito eh. Feeling ko yung magiging, siya yung magiging katulong talaga. Hindi siya basta-basta mapipitas. Okay. And then meron siyang damage potential na, alam mo yung pa-pick up na. Makaka-pick up eh. And hinintay talaga nilang mabuhay muna. Etong player na to, with Arlok, para magkaroon sila ng kalamangan dito sa laban na to. And now, Omega slowly retreating. Feeling ko naman, hindi pa ito talaga yung ano nila, no, na i-go, eto, umalis. Because Fanny, still, meron pa rin opportunity yan eh. Oh, na pero sumigaw agad ng sasageyo at humabol eh. Now, Ryota is here. Chakno is also here. The ay, Lord is down to its very health at siya pa rin ay makukuha. AJ. Eto na naman si AJ, pero this time, buhay niya yung magiging kapalit. But the Lord is on the hands of ECHOS 69 and that's a conceal. The hand Marinig is there. Ni Kelran, nalaman niya. Oop! Magandang flicker. Yun, oh. Oh, talagang agresibo sila. They want to catch Kelra very bad. Yeah. Gusto ko yung ganung ano ah, ganung atake ng ano ah, ng ECHOS 69 na mag-access tayo ng ano. Kahit wala tayong idea kung meron doon o wala, flicker natin. Kung meron, o di goods. Oh. Kung wala, may cooldown. I love Yusuke on how he managed to use those kind of skills. Doon na yung ultimate sniper. Kita nila kung nasaan dito si Jome. Ultimate pa lang yun, pero halos kalahati natalo na agad yung buhay sa kanya. The Lord is going to destroy this turret. Kaya naman hinatid lang ng ECHOS 69. They made sure na yung Lord is magmamarcha doon sa bitna ng walang kabantay-bantay. Ako, kailangan nila ito. Hinahabol nila. Nandyan din si AJ. Hindi umabot. Wala yung energy, susunod ah na cable. Walang energy, pero makaka-atras naman siya ng ligtas or ligtas. Oh, ang iniisip ko dito, what if pagka-cooldown talaga ng buff, sila na ngayon yung i-invade. Oo. Mas may karapatan ngayon. Ayun, oh, 10 seconds. Pwedeng gumawa ng play dito ang ECHOS 69. Mag-invade tayo, puwersahin natin. Kung kanina pa natin gusto hulihin si, ano eh,
si Kelra eh. Mm-hmm. Ang pinakamadali para hulihin ng isang funny, puntaan nyo doon sa buff. Ilure nyo doon sa kanyang pagkain. Yes. And mukhang yun ata ang gagawin. Eh, no? Alam na nila eh. Bantayan na natin yung buff. Di sa 5-man guard. Diba? 4 protect 1. Especially etong buff. Kaya wag hindi natutuloy ang ECHOS 69. Omega, alam na nila yung maaaring gawin balak ng team. I mean, Omega, alam nila yung kayang gawin balak dito ng ECHOS 69. And the OD, para kay Kelra dito. So that's additional physical damage para sa kanya. Is it going to be enough para ma-pick off mo etong si Kuro? Pero aabot ka ba dun sa linya ni Kuro ng buhay? That is always the question because AJ proving time and time again, hanggang dito ka lang sa gate ko eh. Oo. May makakalabas ka ng gate ko, pero yung damage ni Kuro, sigurado ko enough na para pitasin ka. Yun yung goal nila dito ng dalawa ni Nasty Win eh. Mm-hmm. Talagang ano, masyado makapal yung kailangan daanin mismo. Oh. ECHOS 69, Toyota. Maaga sa klase. Dahil alam nila palabas ng Enhanced Lord dito. Hindi, may Purify. So may karapatan pa rin naman siya. Pero nakakatakot kasi every time na wala kang idea kung nasan si Yusuke. Yes. Delix yun, tol. That's a huge threat. May conceal pa yan. Inaabangan lang nila kung paano nila i-go ang mga members ng Team Smart Omega. Yung pag-ikot nila, oh, talagang trend-trena na ito. Kung doon ulit sila magigaling, malaking chances na sasalubungin lang sila at handang-handa ang mga members ng ECHOS 69 kung sakali man doon sila sa same area papasok. Kailangan medyo may pagliko ang pwedeng gawin dito. Hindi rin sila nagiging malaro sa kanilang position. The burst na naman! Ito na naman yung sinasabi natin. Again, hindi pero na may imo, ha? Pero may immortality din si Chaknu. Nandun yung final slash, mapapatras. Jome, tatama ng appraiser slot. No, nakapag-BMA palabas. Pero yung Lord mariri-reset at may pagkakataong umuwi dito etong si Chaknu unless hindi umuwi. Dito ng side ng ECHOS 69 ito, si Chaknu rather, sumusubok mag-TP. So eto na yung Lord Dust na inantay natin. Final shot na jump! Sa dalawa! Coming from AJ! And he's styling dito! Mega kill! Napitas din even si Jome! AJ styling here for ECHOS 69 and they're down on the count. Pero si Chaknu na knock up with a kick. Na taunt ni Nasty Wayne and they will kill him off. And I think this is it. ECHOS 69. Nakatutok ang kanika nila mga mata sa natitirang tore dito sa malaking gitna. Nakakapagaganda ng control dito. Naku po, inatak na rin at dinamay si Ryota. Natitira lang dito si Ryle. Going in for the GG push. And now game number 2 and the series itself. Mapupunta ba? Oh! Wow! Walang minions! Pero si Chaknu. Buhay eto si Chaknu. Enough na ba? Jome para is also alive. Umangat, hindi pa tapos ang laban. Buhay ang dalawang factor dito ng Team Smart Omega. Naku! Bagsak naku, ang buhay. Naku po! Ay, with a wild charge. With a blazing duet. Ang damit. Buhay pa rin. Aatras ulit. Chaknu? Chaknu is down. Eto na nga si Kelra sumasyo. Pero dinakot sa Eri! Dinakot sa Eri, Dong G! Yusuke and AJ Nasty Wayne, J-Mac, and Kuro. Naku, nakakat. Ikakat niya. Kailangan niya ikat si dito, look at Joe. Sugal he's na to. Trying to survive this one by triggering the minions and because of the three heroes na nakasurvive dito pa side ng Smart Omega, mapipilitan itong ECHOS 69 na kunin na lang itong Lord. And how about Chaknu? Pinato yung gate, winner charge yung minions. Iba yung ano, ito yung sinasabi ni, ano, ni Bonchan, yung Smart Omega kasi, ito yung team na ayaw magpatalo. Yeah. Talaga, gusto ko yung literal puso. Literal eh. Gusto ko yung puso, gusto ko yung puso, gusto ko yung cut sugal na ginagawa dito ni Jome. Kahit tabengko, gagawa natin ang paraan. Yeah. As long as tumatakbong oras, ito yung isa sa mga ano, yung mga kailangan manahin din ng mga bagong players actually. Yung puso, yung idea. Let's see kung paano or kung kaya pa bang baliktarin ng Omega against ECHOS 69. This is a level 3 Lord marching sa gitnang linya ng Smart Omega. Liliko sa taas, pinepressure ni Nasty Wayne yung taas na linya.
At maga nagki-clear itong si Atoy R. Oo, tiwala siya yun, no? Na alam niya makaka-atra siya dito. But now, eto, conceal ha. Echo 69, igugo na ba nila to? Kalahati na lang yung buhay ng Torre. Nandun sa bandang likod, makukuha nila si Jacknu. Nandun na with the legendary streak. At makakayanan ba kaya nila tutumba ang puntasyon at ang Echo 69 gamit ang isang misyon. Aabante sa playoffs. Kelra! Ano sabi? Kelra, takot kay Benny Cutie at Ohem. Ay!